Hello po, magandang gabi sa inyo lahat. No, nandito naman po tayo sa Jeff E Vlog Tutorial, no. Ngayon po, itapit po natin ngayon yung layering, no. Ano po ang layering sa AutoCAD? Ito po ay napakalaga sa pagdidesign, no. Ano po hintay natin? Ta, manood na tayo, no. Oops, pero bago po lahat, no, nais ko muna mag-subscribe kayo sa aking channel na Jeff E Vlog Tutorial, no. Maraming salamat. Hello po, welcome po sa JP Vlogs, no. Nandito po tayo para magturo ulit ng AutoCAD, no. Ngayon po, itatackle po natin yung paano mag-assign ng layer. Paano po bang layer, no? O sige po, no. Bago po natin umpisa, no, subscribe po kayo sa aking channel, JP Vlogs. Tara po. Bukasan po natin ating AutoCAD. Kaya sa akin nakabukas na, no. Ang brief, ano ko lang po sa layering. O ito yung section na ito po yung pag-assign sa bawat linya na dinidesign mo para later on pag marami na siyang linya, madali lang siyang i-edit kasi gagamit ka ng layer, no. Ngayon po, isa-sample po natin yung gawa po tayo ng isang floor plan ng plano para ma-apply po natin, no. Ngayon po, mag-assign muna tayo ng mga ano linya, oh. Type LA for layer, yan. Ganyan po siya, no. Ngayon, mag-assign ako ng line number line, no. Ano ang kulay ng aking linya ay, let's say, sige, puti, no? Pangalawa, dimension, kaya natin yung kulay, pulayan, no? Pangatlo, fixture, no? Letting red, no? Apat, siguro appliances, no? Appliances, no? Isayin natin ang kulay, kulay dilaw, kaya pink, no? Ano pa? Window, door, ganun, no? Window, door, okay, yun ang pwede na yan, no? Isayin natin ng, let's say ito line dimension, pwede na to, no. Yan, no. Bali po, gagawa tayo ng line pero activate muna natin ito yung linya. Yan, no, activate na gawa tayo ng line, no. Bali, yan, oops, show CA, yan natin yung ortho. Bali po, lahat ang napag-aralan natin pwede natin yung apply dito, no. Let's say 7800. Yan. Yan, no. I-always po, no, i-RA nyo for regenerating para maging ano siya, magaan siya, no. Ngayon, i-offset po natin ito ng, magdidibad na po tayo, no. L, say offset, no. Offset diameter, offset po siya ng 1,950. No, yan. Offset po siya, tapos dito, no. Yan. Sige, tingnan natin, no, kung 1,950 nga, no. Check natin. Mali. Shit. Modify. T. Yan, no. Yan na po, no. Tama siya. Alright, pipi. Tapos, ano po tayo ngayon? I-offset po natin siya ng 900, no. Offset ulit. 900. Yan na. Dito nyo po yung mga tinatype po dito sa pababa, no. 900. Yan, no. Tapos, offset ko ulit siya ng, ano, 2,950 offset. 2,950. Yan, no. Isuli po yung, sige, dito muna. Gawa muna tayo ng, ano, dito, linya. Linya. Linya na natin. Sarado na natin, no. Offset ulit, ano, offset ko dito 1,100. Yan, 1,100. Yan, no, 1,100, no. Tapos, offset ko pa siya ng, ito pa, offset ulit, no, ito, 2,800.
1920. Tapos offset ko pa siya ng 1800. Meron po akong copy ang ginawa nung ina-apply ko lang kasi para mabilis tayo sa lesson, no? Tapos set 2950. Pinapakita ko lang po yung paano yan, no? Ngayon po usually po yung ito bahay na siya, no? Ngayon, yung bahay, usually yung hollow block niya kapag na is 50 or 100, no? Kaya gagamit tayo ng 100, no? 100. Okay, offset 100. Yan. Set natin ito. Yan, 100 yan. Pindutin natin ito. Yan, 100. 100. 100. Kaya din dito. 100, papasok. 100. 100. 100. 100, no? May sobrang linya, no? Alam mo yung, ano, yung trim. Dalawang beses, no? Yan, magagamit natin talaga yan, yan. Dalawang beses. Yan, no. Malay lang siya, no. Ngayon, extend. Pilihan natin yan. Yan, extend agad, no. Ngayon, TR natin. No. Ngayon, ito na siya, no. Ang gagawin natin, no. Ito na yung kabuuan ng bahay, no? Ngayon, mag-trim-trim or mag-assign na tayo ng ano, no? Isusukatan po natin pero yung dimension gagamitin natin, no? Double click natin dimension para maano siya, ma-activate yung dimension, no? DML. Wala dito. First point. Second point. Yan. 7,700 siya, no? Tapos, dito. So, may gitna mo siya. Ito yung ano. Activate natin midpoint. Midpoint. Option siya. Na, ano ko na siya, midpoint. Ayaw siya. Ay, hindi siya midpoint kasi nga, wala siya, ano. Dito na natin siya assign. First point dito. Yan, no. Pero sige, lagyan natin ng midpoint dyan. Para, no. L. Dito siya. Tapos, and, yan, no. Dito, may midpoint na siya dito. Pwede dito, no. Yan. Oh, nagtuloy nga natin, no? So, yan ay natin. Nakagawa pala tali niya. Kailangan ano pala. DM line. DM line. Dimension linear. Yan. 2,950. No? O sige po, no? Patuloy na natin sa pag-ano, no? Ito na yung ano, bahay ngayon, mag-trim-trim lang tayo, no? Mag-trim-trim lang tayo. Ngayon ito, trim-trim natin ito. Trim. Yan. Okay, sige po, no? Pagkita ko muna yung ano, yung layering, no? Kasi kung tatapusin ko to sa ibang ano lang natin to. Sa ibang lesson natin to yung paggawa ng floor plan, no? Dito muna tayo sa layering, no? Nakikita nyo na po ito, no, diba? Ito, no. Ngayon, subukan kong ito, no. Nakikita nyo po itong line, no. Line nyo, subukan ito yung puti. Ito yung puti line, diba? Pero, iyan ko siya. Aalisin ko yung ilaw niya. Yun, diba? Ibig sabihin, naka-press siya, no. Alisin ko yung ilaw, patayin ko, yan naka-press. Ibig sabihin, kung gusto mo mong gumawa, pwede na, no. Na hindi mo masya, no. Pero kapag inalis ko siya, yan, no. Ibig sabihin, kung maraming kang design o maraming kang ano, kasi hindi mo siya madi-design o hindi ka makakagawa ng bagong linya kung may mga ganito, di ba? Baka madelete pa kasi na iniiwasan mo madelete to. Kasi kapag na-delete to, syempre, mag-uubisa ka na naman. Kaya gumagamit ka ng layering, no?
And kapag yun nga, gusto mong gumawa dito at mayroong nakaharang, i-off mo lang siya. Yan siya, no? Kaya makakagawa ka na, no? No? Yan. Pero delete na natin yan, no? Ganun din itong dimension, no? Itong dimension, ayun ang dimension, pulay-pula. Alisin natin ng ilaw. Hindi siya pwedeng alis, no? Kasi, bakit ka mo? Ito yung nak-activate, no? Ayun ang dimension, no? Siguro, i-activate mo muna itong appliances, no? Na-activate na, no? Tapos, itong dimension, pati mo yung ilaw yun, no? Wala na. Yun na siya nag-reflect, no? Ngayon, ganun din kapag ano yan, no? Ito naman, malalock mo siya. Ngayon, nakalock siya, hindi mo siya pwedeng burahin. Kasi nakalock siya. No? Nandyan lang siya. Pwede kang gumawa na hindi nabubura. No? Burahin natin. Hindi mabuhay. Yung dito, hindi siya. Although na siselect siya, pero hindi siya nabubura. Kasi nakalock siya, no? Ganoon din to. Yan, no? Tapos, ganoon din po, no? Halimbawa, magagawa pa ako ng appliances, no? Appliances, let's say, ano lang? Let's say, ayan. Nasa appliances po ako, di ba? Ayan, no? Ayan, punta akong dimension, i-activate ko siya, tapos, itong appliances, papatayin ko siya. Sabihin, oops, yun, no? Kanilang po yung layering, no? Kaya, importante po sa isang AutoCAD, ay, nagle-layering kayo para kapag marami na siyang ano, madali siyang ma-edit kasi nga patayin mo lang to, ano mo lang to, sabihin niya, ganyan. Ibig sabihin nakapatay na yan, no? Ano pa? Ganyan lang po siya, no? Ngayon, note lang po kayo sa aking mga tutorial para lalo niyo po maintindihan. Ngayon, i-separate po na natin itong topic ng paggawa ng ano, floor plan kasi medyo matagal, no? Ino-introduce ko lang yung ano, yung layering mo, paano siya ginagawa, no? Okay po, no? Ngayon, ano pa? Sige po, specify pa natin, no? Ng konti, no? Ay, ano natin to? Ano pa to? Yung line. Patayin natin yung line. Tapos, alisin natin. Yan, bukas. Yan, no? Okay. Siguro po, hanggang dito na lang po natin yung topic natin, no? Layering. Siguro po, tanaitindihan na po natin yung layering. Dito lang po yung pag-assign sa bawat linya para hindi siya nakaharang, no? O, sige po, no? Maraming salamat at once na one. At minsan pa po, kung di pa po kayo nakasubscribe sa ating channel, maraming mag-subscribe na po sa Jeff E. Vlogs. Maraming salamat. Bye-bye. God bless. Oh, sana po ay may natutunan po kayo sa simple layering ng AutoCAD, no? Pero, kung di pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, ay maraming mag-subscribe na po. Maraming salamat and God bless.